dami na po nag-react dito sa pagpapasalamat ni Leni Robredo. Pero ito po ang pinakamaganda kong nakitang reaction, no? Mula po kay Malutikia, yung CEO po ng Publicos Asia. Ang sabi po ni Malutikia, totally uncalled for, no? This has never happened when a former BP speaks on the day of a crisis. No former official has done so, former president and former BP. Often the ex works quietly a few months after, out of sight, out of the limelight, respecting those elected their turn on holding the reins. Ayan po, napakaganda po, no, ng ginawa. At actually, yan po ang ginagawa ng ating Pangulong Duterte, no? Pagkatapos po ng kanyang termino, dehin bukiki na si Pangulong Duterte. Nananahimik po siya, nagpahinga, no? Unlike po to si yung ina nyo, unlike po yung inyong Santa Mama na si Leni, eh hindi po tumitigil, no? Wala naman po, sa totoo lang po, magtapatan na tayo, walang naitulong si Leni Robredo doon sa Lindol, wala rin naitulong ang Angat Buhay Foundation, no? Ngayon, nakakahiya po na ayaw mo pa rin mawala sa limelight. 6 years ka naging vice president, 6 years din po naging presidente si Pangulong Duterte, nagampanan po ni Pangulong Duterte ang kanyang pagiging pangulo. Kami po nanghihinayang, satisfied po siya. Gusto niya na pong magpahinga, nagpahinga siya. Nagpaalam po ang aming mahal na pangulo, no? Nagpaalam si Pangulong Duterte at masaya siya kasi ang sinabi niya, sa abot ng kanyang makakaya, nagawa niya na ang lahat. Kung kulang pa, pasensya na. Hindi po dahil kulang si Pangulong Duterte ng kakayahan, kundi kinapos po ng oras. Yan po ang katotohanan. Marami siyang hindi pa napagpatuloy. May mga patapos na, no? Katulad po nung yung insurgency problem. Mukhang given 1 or 2 years, pwedeng-pwede nang matapos, no? Pero dahil alam ni Pangulong Duterte na yung 6 na taon ng paglilingkod niya ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kaalaman, lahat ng kanyang kahusayan, no, sa paglilingkod. Kaya po wala po siyang panghihinayang sa loob ng kanyang 6 na taon na panunungkulan dahil nagbigay po siya ng napakahusay na serbisyo. Kaya ngayon, tahimik na po siya. Narinig niyo ba si Pangulong Duterte na nagsalita na dapat ganito gawin, dapat ganun gawin? Wala na po. Ganun po ang isang taong mayroong pinag-aralan. Meron din pinag-aralan si Leni Robredo. Yung isinasabuhay niya, alam nyo, basic lang yun, eh, di ba? Tapos na yung termino ko, manahimik na ako. Hayaan ko na sila BBM, hayaan ko na sila Sara Duterte sa kanilang diskarte, no? Di na ako makikialam. Ginawa ko na nung panahon ko, eh. Nagampanan ko na yung dapat kong gawin bilang presidente. Tapos na. Kaya ito pinakamagandang kasi yung iba, kinakantsawan lang si Leni, paepal ka na naman. Bakit mo pinasasalamatan yan? Di mo naman kaano-ano si Erwin. Kunwari, pinalalabas mo na ba't na ano kayo ni Erwin na... Kasi may mga pronouncement po si Erwin na willing siya makipagtulungan sa Angat Buhay, no? Baka gustong palabasin ni Leni Robredo na talagang may tulungan sila, eh. Alam mo, tama na po yan. Tama to si Malutikia. Totally uncalled for. Hindi pa po to nagaganap dati, no? Pagkatapos po ng termino, nakita nyo pa bang talagang si Pangulong Duterte po ang pinakamagandang halimbawa niyan. Kahit napakarami pong nagawa ni Pangulong Duterte, hindi po siya. Lahat po ng mga pangulong nakita ko, ganun po. O Vice President, pagkatapos ng termino, tikom na bibig, nagampanan niya na for the last six years yung dapat niyang gampanan. Eh sabihin ng mga kakamping, ha? Nakakapanghinayang, eh. Di ba? Yan yung lagi nila, eh. Nakakapanghinayang kasi si Leni Robredo. Akala nyo po ba kami, kayo lang nanghihinayang? Kayong mga kakamping lang ang nanghihinayang? Nanghihinayang din kami. Ibig ba sabihin pareho tayo? Hindi. Nanghihinayang kami sa pinasweldo dyan at binadget dyan sa Office of the Vice President for the last 6 years. Ngayon po nakita namin, no? Nasaksihan namin sa aktwal. Kung ang isang vice president ay nakikipagtulungan sa presidente, may totoong trabaho. Si Sara Duterte, may totoong trabaho. DepEd, may totoong inaasikaso. May totoong pinaplano. May totoong, totoo yung paglilingkod. Pinagpaplanuhan, no?
Paano bubuksan ng klase pagkatapos ng napakatagal? Ah, ganyan pala ang trabaho ng isang vice president, no? Kung nakikipagtulungan sa presidente, mabibigyan ng ahensyang pamumunuan. At pag nabigyan ng pamumunuan, may totoong trabaho. May totoong paglilingkod. Hindi katulad nung ngayon lalo na expose si Leni. Yung inaakala nating nagtatrabaho, yung pinagmamalaki nilang busy presidente. Ang lalakas na lobby, no? Busy presidente. Alam na natin ngayon na totoong nagpapapicture lang, totoong nagpo-project lang lagi. Hindi ba? Yung ginagamit lang din yung mga yung ano ng pamahalaan. Eh ngayon, hindi na po siya. Wala na po siyang kaano-ano dyan. Di niya na po pwedeng gamitin yung mga kapulisan, mga kasundaluhan. Di na siya vice president. Nakita rin po natin sa actual. No? Actually, sinasabi na natin to, nakakaabala lang si Leni. Pero dahil po, si Pangulong Marcos ay nagsasalita mula sa kanyang experience bilang gobernador. Naniniwala tayo ngayon na yung pagpunta ni Leni sa mga sakuna, abala lang yan dahil yung mga pulis e-escortan pa siya. Imbis na yung mga pulis nag-rescue. Hindi naging gobernador si Bongbong Marcos. Wala siyang karanasan na nakakaabala yung mga national officials pag pumupunta sa mga sakuna. Hindi niya masasabi yun. Hindi siya pupunta, hindi siya mag-announce na bukas na ako pupunta o sa isang araw na ako pupunta. Yan po ang katotohanan. Okay. O tapos, yung Office of the Vice President. Pwede pala magkaroon ng Office of the Vice President ha? Sa iba't ibang rehiyon. Nakukuha po ninyo, kung gusto talagang maglingkod at hindi mag-project, yun ang una mong gagawin. Tayuan mo ng mga opisina ng Vice President sa ibang rehiyon. Yung ginagawa po ni Sara Duterte, hiwalay ha. Bilang Deputy Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas, magkahiwalay niyang tinatrabaho, eh yung unang buwan ni Sara Duterte, mas malaki na nagawa niya kaysa sa anim na taon ni Leni Robredo na putak ng putak. Yan po ang katotohanan. Di po ba? Nalalantad po sa atin ang katotohanan na si Leni Robredo anim na taon na nag-aksaya. Anim na taon na nag-aksaya ng kanyang pondo ng mamamayan. Wala namang ginagawa eh. Project lang ng project. Angat buhay ng angat buhay. May naangat buhay ba? Okay, tapusin natin po yung issue niyan. No? Sa dami po ng akala nilang matalino sila nung, dahil supporter sila ni Leni. Ito po, tignan po natin itong halimbawa. Marami na ako nabasa pero ito po. Those looking for Angat Buhay, an NGO to help the victims of the earthquake, before calling on the government to do so, are showing us that what they really are, idiots. O idiots daw tayo. Alam mo, JR Santiago, hindi kami naghahanap ng Angat Buhay Pound, Angat Buhay NGO o NGA. Hindi namin sila hinahanap dahil gusto naming manghingi ng tulong, no? Hinahanap namin yung mga NGA na Angat Buhay dahil gusto naming ipakita na wala kayo dun. Ang DSWD naroon, totoong tumutulong, ang Angat Buhay nagpo-project lang. Gusto namin kayong expose, kaya namin kayo hinahanap. O, di ba? Kaya namin kayo hinahanap, wala kayo dun. Tama ba? Katulad din ng paghanap nyo kay Pangulong Marcos. Nasa ng Pangulo? O anong sagot ni Pangulong Marcos? Nakakaya po yung reporter na nagtanong. No? Nasaan po kayo nung lumilin doon? Nasa opisina. Nakakaya, no? Anong gusto mong palabasin? Ma-anticipate ni Bongbong Marcos na bago lumindol, nasa Abra siya? Same din eh. Pareho rin po yan ang pagtugon nila. Nasaan ang Pangulo? Pag bumabagyo, nasaan daw si Duterte? Nagawa po niyang yung maghanap for the last 6 years. Wala po nag-epekto sa popularidad ni Leni. Yung popularidad ni Pangulong Duterte, pinakamataas po sa lahat na naging Pangulo. Walang epekto yung ginawa niyong paghanap. Ngayon, ganun pa rin ang ginagawa.
Nasaan ang Pangulo? Kaya lang nababara kayo ngayon. No? Kahit ang Pangulo na to, hindi balatuba magsalita, mas nakakabara nga eh. Dahil pinapakita niya yung logic eh. Si Pangulong Duterte kasi, hindi lang kayo pinapansin. Wala ang pakialam. Basta pupunta siya sa helicopter, titignan niya. Tapos tutulong. Pag pumunta doon si Duterte, nakita niyo ba pag nagpunta si Duterte sa mga sakuna? Sumisigaw yung mga tao, Duterte! No? Si Leni ba meron ganun? Po namin kayo para i-expose na wala kayo doon. Inahanap namin kayo para ma-expose kayo sa hinihingian ninyo ng donasyon. No? Nung yung angat buhay na yan ay nagsisimulang manghingi ng donasyon, grabe projection nyo. Parang lahat na sakuna, meron kayong maitutulong. Kaya namin kayo hinahanap yung Angat Buhay Foundation para maipakita sa taong bayan na hindi ninyo kayang tapatan ang paglilingkod na maibibigay. Kasi ano pa, bilib na bilib kayo kay Rita Abile. Ay, bilib na bilib sa inyo si Rita Abile. Hinahanap namin kayo para mamulat si Rita Abila na yung Angat Buhay Foundation, hindi siya makakaangat ng buhay ng mga Pilipinas.